members, welcome back to Husky Pack TV. So for today's video, as requested by you guys, gagawin natin yung introducing our dogs and their personalities. So ngayon, isa-isahin natin sila. And yung kasama ko ngayon sa intro ko ay si Malia. Malia, mag-try siya. So mag-start tayo from puppies, patanda. So dito ma-explain lahat. So, naisip namin na dapat talaga ipakilala namin sila sa inyo isa-isa para rin alam niyo yung personalities nila. Kasi, nung last video namin, may nag-comment nga tungkol sa neglected dog or neglected puppy. Ngayon, na-explain namin lahat kasi all of them has a unique story. So, let's start. So, una natin ay ang magkapatid na si Iris at si Hera. Ayan, so si Iris at si Hera, may nakabili na sa kanila actually. Sa mga hindi nakakaalam, nagbebenta po kami ng puppies. And si Iris and si Hera, nabenta na. Pero since it's quarantine, hindi pa sila makuha. Nakakatuwa kasi yung owner nila, yung nakabili sa kanila, pinagawaan agad sila ng bahay nila sa kanila. So excited na siya na makuha talaga si Iris at si Hera. For sure, magiging masaya si Iris at si Hera doon. Diga! Diga Iris, diga Hera! Sila yung pinaka-hyper na wala po si Iris. Iris, alika na! Aning! So, aning pala silang magkakapatid, guys. We have Iris, Hera, Athena, Hercules, Akina, and si Atlas. So, si Atlas, namatay na sila baby pa lang. Kasi may infection siya sa... May infection siya sa tiyan or sa pusod. Kasi nakita namin na parang hindi siya nagpupupo. So, yun nga guys, nawala na si Hera tsaka si Iris kasi sabi ko nga pinaka-hyper na sila, naglalaro-laro na sila. Hindi nila kaya mag-stay sa camera. So, si Dos na lang yung sasama ko since gustong-gusto niyo si Dos kasi matama. So yun, anim nga sila magkakapatid, namatay na si Atlas, baby pa lang sila. And then si Akina, siya yung unang-unang nabenta. So, masaya na si Akina ngayon sa bagong family niya. And yung isa, si Hercules, so... Kilala niyo siya guys kasi nakasama na natin siya sa video ilang beses na. So si Hercules po sa kasamang palad, pumanaw na po siya kahapon lang. So ang nangyari po sa kanya is nagkaroon siya ng pulmonya kasi. So dito po kasi sa amin, meron kami yung parang yung back door namin is may open siya, meron lang siyang parang gate. Meron lang siyang grills para free sila na sumilip sa labas. Makita nila yung outside world. Although hindi sila nakakalabas, nakikita nila kung ano yung nangyayari sa labas. And meron po kaming kapitbahay dito na hindi ko alam, baka hate na yung mga aso. Kasi ang ginagawa po niya, binubuhusan niya ng tubig yung tapat ng bahay namin. Yung tapat mismo ng mga sinisilipan ng mga dogs. Ewan kung bakit lagi siya doon nagbubuhos. Lagi nababasa si Hercules. Doon nag-start na magkaroon siya ng sipon na hirap na siyang huminga. Hanggang sa nahirapan na siya na nahirapan huminga, hindi na niya nakaya. Tina! Tina! Mag-hi ka! Tina! 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 Nagpapabuhat po! Mahilig magpabuhat itong si Iris. Nakalimutan ko sabihin. So, dito naman tayo guys kay Athena. So, napaka-interesting yung story ni Athena. Actually, kahit kami natutuwa sa story niya. Si Athena talaga, dapat siya, ibebenta talaga siya. Hanggang sa nakahanap na kami ng buyer para kay Athena. So, kahit quarantine, natuwa kami kasi yung buyers nila. Gumawa sila ng paraan para makapunta sila dito and makuha si Athena. Kasi gusto na talaga nilang makasama si Athena. Kinuha nila si Athena and tuwan-tuwa sila kasi kasama nila si Athena. So, nag-update pa sila sa amin habang nasa biyahe, nasa kotse. So, pagdating sa kanila, nagbago po si Athena. Naging aggressive siya. Hindi siya mahawakan ng mga owners niya. Tapos, nagsasend sila sa amin ng video wherein si Athena nakatago lang sa sulok, hindi siya lumalabas doon. Hindi nila makuha kasi nagiging aggressive nga siya, ayaw niya magpahawak. Ang pinakamasama pa, tinitiis niya, hindi siya kumakain. Hindi siya kumakain, hindi siya umiinom. And doon sa mismong pwesto niya kung saan siya sumuot noong unang beses, doon na rin siya umiihi, hindi na siya tumatayo pag naihi siya, pag napupupo siya. And dahil doon, nagdungay siya ng sobra. Tiniis niya yon for 2 days, naging ganun siya for 2 days. So, hindi naman namin pwedeng hayaan na
pagpatuloy pa niya yon, siguro pag nakatagal, maaari na siyang mamatay. Kasi hindi nga siya kumakain, hindi siya umiinom. Napilitan na po kami na pabalikin dito si Athena. Agad-agad din naman siya ibinalik nung mga nakakuha sa kanya, nakabili sa kanya. So, nagulat yung bumili sa kanya kasi pagdating niya dito, pagtapak na sa bahay na to, pagkakita niya sa amin, bigla siyang sumigla, bumalik yung dating Athena na masayahin, mapaglaro, makulit. And then, pagdating dito, binigyan ko siya ng tubig, ang dami niyang inom. Binigyan ko siya ng pagkain, ang dami rin niyang nakain. So, doon namin na-realize na talagang ayaw ni Athena ang mawalay sa amin. Na gusto ni Athena, dito na siya sa amin. Ayaw niya na magpunta siya sa iba. So, alam niyo naman yung ibang mga puppies, yung ibang mga aso, lagay na ang loob nila na mapupunta sila sa ibang family. Pero si Athena pala, gusto niya, dito na siya sa family namin. So somehow, na-touch kami doon na parang nakakatuwa na gusto niya dito siya sa amin. Pero, medyo nalungkot din kami dun sa family na nakakuha sa kanya kasi sabi nila hindi man lang sila binigyan ni Athena ng chance na alagaan sila. Pero, okay lang, maghahanap daw sila ng ibang puppy na aalagaan nila. So, ngayon, si Athena. So, si Athena ngayon, guys, ay official part na ng ating pack. So, makikita niyo na siya regularly sa videos natin. Hindi na siya for sale. So, sa mga magtatanong, wala na po natitirang doggy na pinagbebenta. So, dito na si Athena sa pack natin. Kasi gusto niya dito sa atin, ayaw niya sa iba. Diba? Hi! So, dito naman tayo kay Juno at kay Dos. So, magli-lipstick lang kung makikita niyo po si Dos. Mahilig siyang mag-amoy ng lipstick. So, apat silang magkakabatid, pero yung isa, pagkalabas na sinapupunan ko ay patay na. So, ito ay si Juno, si Dos, and si Tres. Si Juno at si Dos ay male, and then yung si Tres po ay female, and nabenta na siya. Happy na siya sa family niya ngayon. Ang reason lang po kung ba't hindi namin nabenta si Juno at si Dos, meron po silang tinatawag na umbilical hernia, wherein lumalabo po yung kanilang pusod. Mag-insert ako dyan ng videos and pictures ng umbilical hernia. Yung umbilical hernia po, saka pa sila pwedeng mag-undergo ng surgery pag nakaabot sila ng 7 to 8 months old para ipatanggal yung umbilical hernia. So, naisip namin, parang magiging unfair naman kung ibebenta namin sila nang may ganun sila and papagastasin namin yung magiging owner nila sa surgery. So, ang ginawa po namin, si Dos, in-adopt na po siya ng brother ko. Check niyo po yung YouTube channel nila, Mar and Reese. Andun din lagi si Dos sa vlogs nila. So, si Dos, in-adopt siya ng brother ko and si Juno naman po ay sa akin. So, si Juno at si Dos, pareha silang survivor ng distemper virus. Yun yung nakita niyo sa isang video. Pero si Dos po, lumaki siya ng normal. Actually, super galing niyang kumain and super healthy niya. Ang dami nagsasabi sa inyo na mataba siya. So, si Juno po, napansin namin na nahirapan na siyang maglakad. Actually, baby pa lang siya. Napansin namin na siya na talaga yung natamaan ng distemper ng sobra-sobra. Kasi, nung baby pa lang siya, hindi siya playful. Lagi lang siya nakahiga. And, meron din siyang, ubo noon. Hanggang sa paglaki niya, doon na nga po namin nalaman na yung naiwan ng distemper virus sa kanya is nagkaroon siya ng infection yata or disability sa paa niya wherein hindi siya makalakad ng ayos. Hindi na rin namin siya binenta. In-adopt ko na lang siya. So, akin si Juno. Sariling aso ko siya ngayon. So, si Juno naman po, kung makikita niyo sa vlogs na may times na natutumba siya or may times na hindi siya makalakad ng ayos, yun po yung disability niya. And, tinatry naman namin na maging normal siya. Sinasama namin siya sa mga challenges. Pinapatry namin yung lahat ng ginagawa ng mga ibang doggies para hindi naman niya feel na na may disability siya. Ayan guys, so dito tayo sa adults. Unahin natin si Snowy. Since ang dami nagko-comment sa inyo tungkol kay Snowy. Si Snowy po, kung makapansin nyo, lagi siyang nandito. May vlog wherein sinabi ko na half gorilla siya and half husky. Joke po yun. Sana nag-gets nyo yun. Kasi lagi siyang naka-climb dito. Kung makikita nyo, upuan to eh. Lagi siyang naka-ano dito. And gusto niya, naka-ano yung paa niya dito. Tapos kung makikita niya itong dulo na upuan na to, guys, kinakagat niya yan pag bored siya. So, favorite niya itong upuan na to, dulo ng upuan na to. Gusto niya nakasampa siya dito. So, si Snowy, kinuha namin siya nung bata pa siya. So, si Snowy po, piebald siya. Yung piebald huskies, color white sila. So, yung mga piebald, rare type of husky sila. Sila yung mga white na huskies.
white breed na huskies. And si Snowy may mga spots siya. And kung makikita niyo yung ulo niya is may black. And antok na antok siya. So alam ko may mga magtatanong sa inyo. So si Snowy, ang bili namin sa kanya ay 35,000. Nung binili namin siya, yun yung kasagsagan ng distemper virus. Good thing na hindi siya nagka-distemper. So si Snowy malakas siya. Actually, nagulat kami kasi alala kami dun sa ibang huskies namin, sa ibang puppies namin. So, tutok kami sa kanila. Hindi na namin masyadong natitingnan si Snowy noon actually nung bagong bili. Kasi nga, nakafocus kami dun sa mga may sakit na puppies. Siyam ata na puppies yun. And may namatay na rin kaming isang adult. So, si Snowy, yung personality niya, sobrang hyper niya po. As in, super. Kung yung, alam niyo naman na mga huskies, super productive sila. Super hyper, super energetic. Pero doble pa po si Snowy. Para siyang 2x husky. Kasi yung baby pa lang siya, sobrang kulit na niya. And walang pinagbago. Kung ano yung personality niya, kung ano yung attitude niya nung baby siya, ganun pa rin siya ngayon. Sobrang kulit. Si Snowy, game na game siya sa mga challenges talaga. Makikita mo sa kanya na kaya niyang gawin lahat. So dito naman tayo guys kay Malia. Ayan, tinga oh. Oh, Malia! So si Malia, unang-una ay anak po siya ni Cyber. Si Cyber mamaya natin papakilala. So si Malia po ay spoiled. So na-spoil siya ni Mama nung baby pa lang siya kasi sobrang taba niya talaga. Na, sobrang cute niya. And siya yung unang, si Malia kasi, siya yung unang set of puppies namin na talagang first time namin nakapagpanak noon. Kaya natuwa si Mama ng sobra. Si Malia, bata pa lang siya, gustong-gusto niya na niya na binubuhat siya. So hanggang ngayon, na sobrang laki niya, siya yung pinakamalaki sa lahat ng huskies namin, nagpapabuhat pa rin siya. So nakakatawa kung titingnan mo ngayon na buhat-buhat siya ni Mama, ay sobrang laki niya. 25 kilos na siya, pero nagpapabuhat pa rin siya. Tatlo sila magkakapatid at nabenta na yung dalawa. Si Maya and si Max. Malia, Max, and Maya. So nabenta na si Maya and si Max. So si Malia yung natira sa amin. Matalino siya. Para siyang tao din mag-isip. And kung makikita niyo yung mata ni Malia, yung mata niya po is bi-eyed. Bi-eyed siya. Magkaiba. Yung isa party eyes. Mixture of brown, blue, and green. And yung isang mata niya is blue eyes. Ayun. Si Malia ayaw din niya masyado sa camera eh. Every time na sasali ko siya sa TikTok ko, makikita pa lang niya yung phone ko na nakaganyan sa harap, naalis na agad siya, ayaw niya magpa-video. Katulad ng mama niya. So, proceed na tayo sa kanyang mama. So, dito naman tayo guys kay Cyber. Hey, kasama niya. So, si Cyber po, yung mga yung sinasabi na neglected dog. So, ang dami nagalit. Mas nasabi nila na hindi daw namin pinapansin si Cyber na yung iba nagmura pa na bakit daw pinababayaan namin si Cyber. And yung isa pa, sabi niya, lakas daw na apa ko sa paa ni Cyber na umiyak daw siya at nasaktan. So, explain ko namin lahat yon ngayon. So, unang-una guys, si Cyber po yung unang husky namin. So, actually, ang tagal ko kinoconvince si Mama na ibili na ako ng huskies, bumili na kami ng husky. Kasi kami talaga, ever since bata kami, hindi kami nawawala ng asa. Kailangan may asa kami sa bahay. Nagmana kami lahat kay Mama na dog lover. So, si Mama yung nagturo sa amin na maging maalaga sa aso, kung paano kami. Basta kay Mama galing lahat ng pagiging dog lover namin, lahat kayo magkakapatid. So, nakita ako ng husky, actually sa OLX pa yun eh. Nakita ako ng husky, that was 3 years ago ha. Nakita ako, sobrang mura lang niya, 13,000, wala siyang papers, and standard type of husky siya. Ito nga siya, si Cyber. So, sa kagustuhan ko noon, kahit hindi alam ng Mama, tinawagan ko yung seller. And then, nung nasagot na niya, unang tawag, nung masagot niya, ibinigay ko yung phone kay Mama. Si Mama yung pinakausap ko. So, hindi alam ni Mama kung ano yung sasabihin niya, kung ano yung mga nangyayari. Kasi nga, ako yung may gusto. Pero sinasabi na naman namin kay Mama na gusto namin ng husky, pero ayaw niya pumayag nun. Kasi nga, hindi namin sure kung kaya namin kasi sobrang sensitive talaga ng mga husky. Sobrang hirap nila alagaan. And then, nung nakausap ni Mama, dun na lang siya na ano na, kukunin na lang din namin. So, pinuntahan namin siya nung time na yon. Iniharap sa amin lahat ng puppies. And hindi namin mahanap kung sino siya doon. Kahit yung mismong seller, hindi niya makita kung nasan siya doon.
Nagbulag na lang kami doon sa picture kasi nagpi-picture-picture kami habang hinahanap. Makita mo na si Cyber, nalapit na siya sa kamay ng mama. Siya yung lapit na lapit, gusto niya magpubuhat. Nakatayo siya. Nagsasabi na siya na siya yon. Ako yon. Hi guys, eto ako. Pwede niyo nakikita, ayon. So kinuha na namin siya, binili na namin siya, and syempre, spoiled na spoiled siya nung bata siya. Ginagawa pa yun ng higaan, sinasama pa yun ni mama minsan pang malengke pag ayaw niya magpaiwan. May time nga na sinama pa siya ni mama sa school. So, alaga-alaga talaga siya, kaya hindi niyo masasabi na neglected siya kasi super spoiled niya, yung ulam niya, nakaano pa yung lagi, naka-chicken. Hindi pwedeng uulit siya ng ulam. Sa isang linggo, iba-iba dapat yung ulam niya. Kung uulit ka ng ulam, sa sunod na linggo mo na siya pwedeng ulitin. Yung personality naman ni Cyber, playful siya. Kung makikita niyo lang nung bata siya, sobrang kulit niya. May video pa nga na imake siya ng imake. Si Cyber din, magaling siyang kumanta. Every time nakakanta ako ng happy birthday, makikikanta siya. Favorite niya yung tunog na happy birthday. Hindi lang ako makapag-happy birthday ngayon eh, kasi maraming tulog. Pero mag-insert ako ng clip wherein kumakanta sila ng happy birthday ngayon. Hey, happy birthday! Happy birthday to you! So, eto na nga. Since siya yung first dog namin and super spoiled siya, bata pa lang siya, nilalabas na siya ni mama. Araw-araw siya, umaga at hapon, nilalabas siya. Pinapalahad namin siya sa labas. Actually, nung bata pa siya, wala siyang leash eh. Marunong siyang sumunod, hindi siya tumatakbo. And araw-araw yon, sobrang masaya siya, sobrang kumbaga active siya. And natutuwa siya sa ganung lifestyle. Hanggang sa dumating nga sa point na nagkaroon na ng mga viruses, kumalat na yung viruses doon sa dati naming tinitirhan. Yun yung naging reason kung bakit hindi na siya pwedeng lumabas. Dati kasi sobrang active niya, kalaro pa niya yung mga kalabaw, kalaro niya yung mga kambing. As in, super tuwan-tuwa siya pag lalabas siya. Pag minsan sa umaga, tulog pa kami, ginigising na niya kami. Pag gusto na niya lumabas, nagigising pa siya. Pag gusto na pupupun na siya or nawiwiwi na siya, sa labas siya napupu at nawiwi. Kasi nga, lagi naman siya nilalabas umaga at hapon. Hindi yun pwede makaligtaan. 6 o'clock, kailangan gising ka na lalabas muna siya. And yun din yung naging dahilan kung bakit ganito na siya ngayon. Medyo makikita niyo na parang malungkot na siya ngayon. Kasi nung nagkaroon ng viruses, hindi na siya pwede ilabas. Para rin naman yun sa safety niya, para hindi siya matamaan ng virus. Kasi deadly kasi talaga yung distemper virus. Doon siya nalungkot, doon siya nagumpisang ma-stress. So yung unang-unang stress na naranasan niya, ay tuwing umaga, mag-yaya siya, pero hindi na nga pwede kasi may distemper. So alam niyo yung feeling na nakasanayan mo na, tapos bigla kang tatanggihan. So syempre, masa-stress siya, malulungkot siya, maramdaman niya na hindi na ba ako lang, hindi niya ako nilalabas, ganun. Pero para rin kasi sa kanya ginagawa namin, para hindi siya magkaroon ng virus. As time passed by, so naging ready na nga siya para magkaroon ng babies. So his first set of babies niya is super okay naman. And also, yung naging cause ng stress niya, na sobrang-sobrang ma-stress siya and na-depress siya, is nung nagkaroon siya ng mga puppies na namatay. So, ito yung second time na nanganak siya. Ang anak po niya ay dalawa. And namatay din yung dalawang yung parehas. So, yun doon namin napansin na nalulungkot na siya. May times na yung mga laruan niya, yung mga maliliit niyang laruan ng mga ducklings, kinukuha niya yun, tapos ayaw niyang pahawakan sa amin. So, naisip niya na yun na yung anak niya. So, doon na yung time na makikita mo na nadedepress na siya, hindi na siya madalas kumakain, bihira na siyang uminom. Doon na rin nag-umpisa na tumatago siya sa ilalim. Ilalim ng kama, ilalim ng lamesa, ilalim ng upuan. And every time na kukunin namin sila, I'll be inserting some videos ha, na pagkukunin namin siya, nangangagat talaga siya. Cyber, halika na kay ate, halika na. Halika na. Halika na, halika na. Peplay tayo, peplay. Maglalaro tayo, dali, let's play. Mag-run tayo sa labas, dali, tara. Hindi naman, hindi naman. Love naman, love. Hindi ba love ikaw ni ate? O, tara naman. Tara na, lalabas na kayo ng paa mo. O, hindi na hilahin, labas na ikaw ng iyo, dali. Halika na, halika na, let's go. Cyber, let's go. Love naman yun ni ate, hindi love. Love naman yun ni ate, love. Dali na, mag-peplay tayo. Peplay. Oh. Wow. Kakamutan kita, kakamutan. Kakamutan na yan. Oh, tara na. Tara na. Ah, hindi na. Tara na.
Ayaw pa eh. Higa na. Hindi na, higa. Higa na. Kakamutan na lang. Sinong gusto ng kamot? Higa na. Oh. Dito tayo sa labas, higa. Ha? Dito tayo sa labas, higa. Tara. Once na inumpasama na siyang kamutan, dire-diretso na yon. Hindi ka na pwedeng tumigil. Pag tumigil ka, kakamayan ka niya. Ayan. Kinukuha niya yung kamay mo. Kasi kailangan, gusto niya, kinakamot mo siya lagi. Minsan gusto nga niya, yung ulo niya nakasiksik dito sa ganito ko eh. So, malambing talaga siya. So, yung sinasabi niya na hinahayaan lang namin siya sa ilalim, ganun, na neglected siya. Guys, huwag naman kayong ganun, hindi yung totoo. Kasi si Cyber, siya yung pinakaunang aso namin. Binigay namin sa kanya lahat ng love na kaya namin. Inalagaan namin siya ng alagang-alaga talaga. And nung nasa video, yung nakita nyo, nag-celebrate kami ng birthday ni Snowy, sobrang gulo nun eh. Hindi siya mahilig sa gulo. Ayaw niya nung sobrang kagulo na laro. May time na gusto niya makipaglaro. May time na ayaw niya talaga. So yun, para sa mga nagsasabing neglected po si Cyber, hindi po siya neglected. Every time na kukunin namin siya sa ilalim, nagagalit siya. So, mas okay na hindi namin siya kuhanin. Kasi may times na nasasaktan kami na minsan nahusugatan talaga kami. Pero hindi naman yan kasalanan eh. Kasalanan namin yun kasi pinipilit namin siya na kunin kahit ayaw niya. So, yun, hindi po siya neglected. So, kung makikita niyo siya lagi na, kung may times na makikita niyo na wala siya sa video, it means ayaw niya talaga magpa-video, ayaw niyang pakilaman namin siya. So, hinahayaan na lang namin siya. Ayun, so, antok na rin naman si Cyber, pagpahingin na natin siya. So, I think that's all for today's video, guys. Thank you all so much for watching.